Good afternoon, plant kids. So today is Sunday, June 27th, and wala akong magawa. Surprisingly, so lahat po nung mga dumating, na-repot na natin, tapos yung mga kailangang ayus-ayusin dito sa garden, naayos na natin. Siguro, I don't know, ikot-ikot tayo dito sa garden, makita natin kung anong mai-share ko sa inyo para magtuloy-tuloy na yung ating continuous updates on our plant tatay garden. Okay? Tapos, siguro by next week, simulan na natin yung plant count natin per kind of plant. Kung tas ko ilang varieties meron na tayo per kind. No? Okay? So, ito ngayon, nandito tayo sa gitnang sa center table. Ay, hindi ko pala nakwento sa inyo. So, kung napapansin nyo, nakikita nyo itong pole na to. Ayan o. Hanggang doon yan sa taas. Ayan. Ginawa ko siyang stand nitong aking DIY tent. Tapos ginawa ko para may permanent stand siya. Tinuso ko siya dito sa plant nitong hoya. Kasi karirepat ko lang nitong hoya na to eh. Eh, plano ko talaga siyang gawing center piece dyan sa table na yan. O, yun. So, naging double purpose siya. So, naging parang base nitong pole. Tapos, at the same time, siya yung centerpiece nitong hoya. Plano ko iikot dyan sa maging heart shape yung hoya na yan eventually. Hopefully. So, yan. So, update. Okay naman so far yung ating mga plants. Ito yung mga bago nating dating. Si Red Anderson galing kay anong tawag dito? Rowena Hardinera. Tapos itong Silver Sword, naalala niyo to, nung dumating ng isang araw from a seller from Taytay, may nasirang dahon, okay lang, pero tingnan niyo. Ayan. Bumuka na yung isa and then nagtutuloy-tuloy na. So mukhang maganda itong nakuha ko. And then, third, itong ating chapense na galing sa ating seller from Cavite. Ang ganda kasi, look, meron na rin yung isang leaf niya. Pabuka na rin. Although, meron isang nasira din dyan yung ginipit ko na. And then, itong bigay sa atin ni Sis Mini na Orlando Green. Ayan. Meron na rin siyang pasuloy na dahon. Tapos, ito. Ito ang kailangan natin medyo antayin. Kasi ito yung squammy na large na galing kay Mother Rowena. So, wag daw galawin muna hanggat hindi nagkakasuloy. Ayan. Let's see. Kung magiging successful tayo dyan. Ito ang medyo hindi ko alam ang nangyayari. Gandang-ganda ako dito nang dumating. Feeling ko kailangan ko siyang ilipat. Solid naman siya. Kaso nagkaroon siya ng mga sunburn. Siguro hindi ito sanay sa araw. Itong area naman na to, hindi naman masyadong direct sun. Siguro nga, hindi pa rin siya sanay. Afternoon sun to eh. So ayan. May mga sunog siya, especially on this side, no? So, hanapan ko ng ng other pwesto. Kasi tanyo, yung pasuloy dapat na tuyot din, no? Ayan, pero magaganda naman yung ugat nito, look. Ayan, no? So, feeling ko, mabubuhay naman siya. Lilipat ko lang ng pwesto. And then, yung sabi ni Lera na free na sa akin na tobacco, ayan, ang nangyari sa mga dahon. sana buhay yung ugat. Sana mabuhay ko siya pa rin. And then, yung ating bagong biling,
crystallinum. Ayan. Hopefully, ayan, nagtuloy-tuloy rin siya. No? Okay, so licensya na, maingay. Hapon, it's merienda time, pero maraming siguro nagpapadeliver, maraming naglalabas-pasok sa subdivision. So, nandito naman tayo sa ating, ayan, Mayana area. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, look at this. Kamusta na tong part na to? I think I'm gonna spray insecticide na here today. Kasi nga, ayan, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi yung sa friend ko, tinanong ko kung okay naman daw yung mga ano niya, Mayana niya. So, hindi dahil to sa ulan. And then, naisip ko rin kasi look, ito yung ating mga malalaki na makakapal. Ayan o, ito pa isa. Okay naman sila. Ayan o. Okay naman sila. So, I think there's something wrong in this area. At saka dito sa area rin na to. Ayan o. Nagpayatan yung mga plants natin dyan. So, yeah. We will look for something there, whatever's wrong. Tapos, dito tayo sa ating begonia area. Tingnan nyo yung nakita. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Solid na to, katulad nito eh, oh. Ayan na, katulad na itong green na to. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nalusaw isa-isa. Ayan na, kung kailan ko siya nilagyan ng tawag dito? Yung complete fertilizer. So, hindi ko alam. Ito naman, may buhay pa naman yung iba. May apat pa tayong limbs. So, sana wag na magtuloy-tuloy yung paglusaw niya. Hindi. Kaya ito, hindi ko dinidiligan. Although medyo basa yung kanyang ano. So far, the rest is okay. Ito, bagong propagate ko. I got some cuttings from the outside. Kasi nga, nakikita nyo ba to? Wait. Ayan, from the other side. Ayan. Cuttings lang to. Na naging successful yung ating pagkaano. Maganda yung naging korte niya. Tuwan-tuwa ako. So that's why I did another one. So, hoping na mabuhay natin siya. Tapos, plano ko kasi yung gawing trailing. Tapos, okay naman tayo so far dito sa ating mga ano. May mga pots tayo dyan. Ayan, makita mo yun. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ito, nalusaw din siya. Buhay na yan eh. Tayo, tapos biglang lahat ng dahon niya. Hindi ko maintindihan. Ang bigaw niya, hirap pa ako. And then, here's another one pot. Ayan. Yan yung mga blankong pot. Isan pa. Ito. Ay, hindi. Pillows pala yan. Ito. Yan. Tapos, ito. Blankong pot din yan. So, I'm still thinking of things or plants that we could put there. Ito, here's one more update. Look. Ayan. Ito, these are stumps of the fortune plant from my tita's house. Ayan. Nagkaroon siya ng mga suloy na. So, I'm planning to pot them already. Okay. Sa ganyan ko rin nagsimula yung aking ano yun. So, yung mga yon nagsimula na siyang ano, mga ilangan ng lupa. So, nilagay ko na siya sa labas. Tinanggal ko na ng laman yung pot na yun. Nasaan ba yun? Ayan na, ayan yun. Ito yung pot na yun eh. Yung aking dish na puro fortune plant. So, I took it out already. And then, ayan. So far, yung ating mga bagong dating. Ito sila. Ayan. Buhay sila. Nakakatuwa. I'm praying na magtuloy-tuloy po sila. Ayan. Yung iba dyan, I'm planning to bring up na to their next level. And then, ito yung ating mga filos. Yan, okay naman sila. So, masali si, yung isang makulit. Ayan, si Hailey Girl. Ito yung aking ano, what's this? Deliciosa. So far, wala pa siyang
anong tawag dito, fenestrations. Pero ito yung pinakabagong dahon niya. Ganda. Ganda naman. Sana magtuloy-tuloy na siya. And then this is one of the new crotons that I got from Rowena. Akit ko na rin siya today sa ano. And then as you can see, yung ating ayan, monstera din yan. Deliciosa din. Pero hindi ko alam bakit hanggang ngayon wala pa siyang fenestration. What else? So I need help kasi katulad nito. Ito, this one. Pa-comment down below. Sabi nila, well, sabi nung nagbenta sa akin, this is a Florida beauty. Tinitingnan ko, mukha naman kasi ito si Squamiferum, di ba? Ayan si Squamiferum. Pag tinignan mo yung mga dahon nila, ayan o. Tinignan mo yung dahon nila, halos pareho doon. Pero ito, pag tinignan mo yung stem niya, ayan o. Malapit ko ha. Ayan o, mabuhok yung stem niya, which is natural for Squamiferum. Like this. Ayan, di ba? Ito nga yung kinikwento ko sa inyo na antay natin. Ayan, di ba? Ang buhok-buhok ng ano. And I know na kahit baby pa si Squamiferum, mabuhok na kagad ang petiole niya. So, ito. Hopefully that it is real. It is a real Florida green. Ang dumi, no? Ay, sorry. Ang dumi, no? Kasi yun nga, natutuluan siya ng mga putik from upstairs. Ito yung ating Jose Bono. Hopefully, okay siya. Ayan. Ayan. Yan yung ating Jose Bono. Inayos ko lang. And then, what else? Ayan, may bago tayong leaf sa ating, again, sa ating Lacerum. And then yan, yung ating purple sword, lumalaki na. Ito. What else? Ito, itong ating Birkins. After this white leaf, hindi na ako nagkaroon ulit ng white. Pero medyo maganda naman yung ano, variegation itong isa. Although hindi pure white. Sana itong susunod, white na siya. Pero ang ganda, buhay na siya. And then what else? Ayan. Oh, this is one of my I love this because of its look under leaf. It's a Sebastatum. Ayan. Lalagyan ko na 'yun ng pole eventually. Kung nakakuha tayo. Baka sa Tuesday may mag-deliver sa akin. And then sino ba 'to? Si Moonlight. Ayan. Maliit pa rin siya. Mabagal siya. So, paano ko siyang, I don't know, baka itanim ko sa another pot. I-repot ko siya. Baka bumilis. Then, here is my Adansonii. Yan. May bago na naman siya. I like it. I'm starting to love it. Ito yung ating bagong tanim na English Ivy. Ayan. Na medyo nasad ako nung natanggap to. Pero, hopefully, maging happy ako eventually. Tapos, akit tayo ng konti. Ah, wait. Ayan. Ito ang ating burl marks cutting. Tingnan niya. Meron na siyang bud. Hindi mag-clear. Ayaw mag-clear. Ayan. Ayan. May bud na siya. So, hopefully, lumaki na siya. Although, meron na akong burl marks. Ito. Actually, ang kapal na niya. Ayan. Makapal na si burl marks natin dito. Yun, nabili ko lang yung SV. So, eventually, I'm gonna sell it. And then, ito yung niripat nating Red Congo. Ayan, medyo lumalaki na siya. And look, look at our Philodendron Sunrise, Thai Sunrise. Ayan. Meron na naman siyang bagong ano, suloy. So, simula nung ano yan, binili rin natin yan na as a cutting
Tapos, ayan, lumaki na sila. Simula nagkadahon siya. Mabilis na siya. So, I believe yan, ganyan naman sila. Ito, pa-help po sa pag-ID nito. Ito. Ayan. Hindi ko alam, hindi ako sure kung ano siya eh. Kung tripartitum or whatever. Pero ang tripartitum, alam ko tatlo. And then this is our Mexicanum. Ayan. Malaki na siya. Ayan, lalagyan ko na rin ng pole to. Tapos, wait, baba natin. Ayan. Ito, nasa likod si... Ito rin, hindi ko alam kung ano to. Please help identify. Wait, hirap. Ito si, wait lang po. Dahil isa lang ang kamay ko. Dahil nga tayo may hawak na phone. Ah, alam ko na. Yan, kita niyo ako habang kinukuha ko yung ating plants na ipapa-update sa inyo. Si Red Majesty. Look. Meron na rin siya. Galing din siya sa cuttings. So, dalawa to. Ito yung isa. And then, apparently, meron dalawang pseudo-sanderiana na tumubo. Very good. May pa-bonus. O, doon sa lupa ko na lang yan. Babalik na natin itong iba. Ano po bang updates natin dito sa ibabaw? Ah, ito. Ito pa. Ay, naputol. Sayang. Sabagay, pero sunog na ito eh. Ito yung ating ano. Halika. Ito yung ating Deliciosa from Seeds. Ayan na. So wala pa rin may nakakaroon ng ano ng fenestration. Pero apat to ay buhay. What else? Wala na for now. Yung iba kasi puro stump pa. Puro cuttings pa din siya. Okay. So, ayan. Here are more updates. So, ito yung ating Bernardo Patsy na galing Bohol. So far, okay siya. Ito yung pinakabagong dahon niya. And then, here is my Fiddle Leaf. Ayan. And may bagong nasira ito. Hindi masyadong maganda yung pagkabukan itong isa. Pero ito, may bago siyang suloy. And then yung linet natin, ayan, may bago ding suloy. And then, itong ating mayoy, ayan, may suloy din siya na nagtuloy naman. So, ayan. And then, our ceratum, ayan, may bago din siyang suloy. Ayan. And then our marmalade. I love this color. Ayan, may bago na siya, pabuka na siya. And then yung suloy na existing ni
Jungle Boogie. Ayan. Okay pa naman. What else? Dito naman kay Loco. Ayan. Ito yung pinakabagong leaf niya. Tapos, ayan. Si Painted Lady, yung bago niyang nasunog. Bago niyang labas nasunog. Tsaka ito, oh. Ito, kaya nilagay ko siya dito eh sa sulok na to kasi sensitive pa siya sa ano, ayun na, puro sunog. So let's see, hopefully it revives. Magaan na rin yan, maganda naman siya eh, feel ko maganda yung agad niya. And then lastly si ano, si Green Dragon. Ayan, ito si ating Peru. May bagong suloy. And si Gloriosum, I'm waiting. Ay, ito rin, may bago din. Ayun o. Ito niyan. Ayan. So, hopefully, yan. Lumaki, maglakihan na to kasi kalilipat ko lang nito ng lupa. Kaya, anong pot. And then, look. My Actuatum has a newly opened leaf. Ayan, yung pinento ko sa inyo. So ito po yung ating mga plants dito sa likod, no. Anyway, yeah, I have Systematoglottis hill. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko yan. Wallichii. And then here's the camouflage, and then there's another camouflage there, a more vibrant camouflage. Yeah. Then I have a dragon tail here. Two Amidriums, this one and this one, but I don't know. It came from one tree supposedly, but this one had really the better holes and fenestrations on the leaves. And then my Adansonii here. Ayan, ito yung first ko Adansonii. And then this one, I'm not sure what it is, but before they said that this is a lemon lime. So I'm thinking it's a tricolor. Whatever it is, I love it. It looks really nice. And then my other plants, yeah, like the cylindrica, the pencil cactus, the lilies, the peach lilies, and then the lucky bamboos, two kinds of that. And then my Ficus nana there, which I plan to repot. And my photos, my trailing photos that I usually put in the restroom. So eventually yan, dito, plano ko kasi dito lahat talaga regular sila nilalabas. Kasi pagka ano, they need the sun and the rain. I just put them inside every now and then. Kasi nga, for, you know, for aesthetics. But of course, you cannot deprive them of their regular sun and rain needs. So kaya regular, mas matagal sila actually dito sa labas. Kaya dito sila sa likod kasi mas malapit. And then there's no space already. And then I plan to put yan dito. Yan yung part na yan. Plano ko na nalagyan ng shelf para pag andito sila sa labas, nandyan sila. Wala sila dito sa floor. Yan. Sobrang init po. But I'm happy cause most of our philodendrons especially have have transitioned and adjusted well to their positions, to where I place them. And kasi most of them, like 80% if not all, have a new or bud, a new budding leaf or a new ano, diba? Already a newly opened leaf or a budding leaf, no? So it is so satisfying. So okay, so that's it for now. Thank you for joining me. I hope I help you also with IDs of our philodendrons. Kung meron pong mga mali, not perfect, because the names that that they have right now are all from the sellers. And then I also looked it up a bit. Karamihan naman sa kanila tama. But of course, kung may mali, just
comment down below para po mapalitan at ma-update natin yung kanyang ID. Okay? So thank you very much for joining our Plantata again this afternoon for our philodendron updates. Thank you very much. Do not forget to subscribe. Konti pa lang po yung ating mga subscribers or likers. I'm okay with that kasi bago pa lang naman tayo. And the true purpose of this vlog is to, you know, just share my plant journey, how I care for them, and how much, you know, how much we are collecting, what varieties we are collecting. Kasi hindi naman ako bumibili nga ng mahal. So, I consider myself as a common plant collector, not, you know, not the really yung high-end collector. But yeah, I appreciate that. Eventually, we will target to have that. Pero ngayon, we have stopped purchasing plants at the moment kasi nga po yeah, we have a lot of commitment, so unahin natin yun. So we will try to sell plants and then yun, tingnan natin kung makakabili tayo ng mga sa plants natin sa wishlist natin from the sale of those plants. Okay, so thank you again. As I said earlier, do not forget to subscribe, to click the subscribe button, like the video, and if you can share to your friends, if you have friends who are into plants that I may be able to help through, you know, this video, please share to them. All right, thank you very much. Bye.